to you, Lord Jesus Christ. Good evening. The readings today remind us of what Christmas is really about. In the first reading, several hundred years before the coming of Christ, Prophet Micah already prophesied, "You, Bethlehem Ephrathah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth one who is to be ruler in Israel." When will this happen? This will happen at the time when she who is to give birth has born. So when the Blessed Virgin Mary said, "Blessed are you, be it done to me according to your word," prophecy was fulfilled. She was a young maiden in Bethlehem. In the second reading, the divine word, when the Father willed, because of his love for humanity, that he should become a human being, his only answer was, "I come to do your will, O God," echoed by the Blessed Virgin Mary when she said, "Be it done to me according to your word." And in the Gospel, Mary was considered blessed among women by Elizabeth, and especially blessed is the fruit of her womb. And so we are reminded what Christmas is all about. From the poem of Gerald Manley Hopkins, Jesuit poet, I cannot forget what he said. "And makes new Nazareths, and makes a wonderful new Nazareths in us, where we shall yet conceive him morning, noon, and night." Kailangan maga, hapon, gabi, sa bawat sandali na ating buhay, paglilihi natin si Jesus sa ating puso, gaya ng nangyari sa Nazareth kay Maria. Hanggang masasabi natin, kagaya ng kay St. Paul, "I live now, not I, but Christ lives in me." Yung indwelling, yan yung pinakamalaking mystery sa ating pananampalataya. "My Father and I will dwell as the branch is connected to the vine, my disciple shall be connected and he shall live the life of God." So we should all ask ourselves, pang ilang Christmas mo na ba ito? Masasabi mo ba na sa bawat sandali, pinaglihi mo si Kristo? Masasabi mo ba ngayon na "I live now, not I, but Christ lives in me"? Huwag niyo akong tignan. Hindi ko masasagot perfectly yan. I tried my best. This is my 49th year in the priesthood. But the reality of sin is always there. But we always try. Sisimula na naman tayo. Bagong Pasko na naman. Susubukan natin paglihi si Christ. "And makes a wonderful new Nazareth in us, where we shall yet conceive him morning, noon, and night." Susubukan natin. Pero pagkatapos niyan, gaano ka man kagaling, no matter how successful you are in conceiving Christ, kung kagaya ko na hindi masyadong successful, baka may mga saints sa inyo dyan, more successful, Diyos lang nakakaalam, sinasabihan rin tayo na may tatlong bagay na dapat mangyayari sa ating pananampalataya. Mission, joy, service,
as in the gospel today. So the Blessed Virgin did not go around saying, my goodness, I am the mother of the Savior. No. What did the gospel of today, of today's Sunday say? She set up and traveled to the hill country in haste. Nagmamadali yung mahal na birhen kasi alam niya, sinabi ni St. Gabriel, buntis din si Elizabeth, eh, thunders na yun eh. May edad na yun eh. Pag yung babae may edad na, tapos maglilihi, mga ngana, nahihirapan yun. Alam ka agad ng mahal na birhen, nagmamadaling pumunta. At sa kanyang pagpunta, dinala niya si Jesus. At sa pagdala niya kay Jesus, naligayahan silang lahat, and the infant left in her womb. Siguro, sinipa. Sumisipa yung mga bata inside the womb. Eh. Siguro, ang lakas noong sipa ni St. John the Baptist dahil sa kanyang kaligayahan na andyan ang kanyang manunugos. Makikita din niya yan. Kung anong ligaya ng mga tao pag sinabi na andyan ang manunubos. Lalo na nung hindi pa nakarinig kay Kristo. Kaya, yung mga SPD, lahat tayo misyonero. Pero kami, may special call na pumunta sa mga mahirap na lugar. Kaya bawat simbang gabi, pinapakita po namin yung mga SBD na Pilipino nasa Argentina. Nakalagay ang mga pangalan nila dyan. Tinulungan ninyo. Nagpapasalamat kami na sa tulong ninyo napapadala namin ang mga misyonero sa Argentina gaya ni Father Ryan Dinia, gaya ni Father Jay Plante sa Hong Kong, gaya ni Father Eric Lakandula SBD, dahil sa inyong generosity, nasa Zambia, formator sa Zambia, at pagkatapos ng misa, tapos ng last song, papakita namin, haharanahin kayo ng mga Afrikanong SBD seminarians na pinaglilingkuran. Doon, nagdala, dinala ni Father Eric sa Zambia, si Jesus bilang formator. So ipanalangin ninyo yung mga SBD missionaries, lalo na yung nasa mga ibang bansa. Tumanda na lang ako, hindi pa ako nahanap na karapat dapat na ipadala sa foreign missions. Kaya hanggang dito na lang ako. Magpaalaala sa inyo na lahat tayo misyonero. We have to conceive Christ in our hearts and then we have to bring Christ to others. Once you are baptized, you are a missionary. Second, once you bring Christ, you will find joy. Pero ang nais kong bigyang diin ngayon ay yung dapat joy na nagtatagal. Hindi yung magpa-feeding kaminsan. Maganda rin naman. Kailangan natin ngayon yan eh. Pero sandali lang yan eh. Ang sabi ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, hindi lang nadadalhin mo si Kristo doon, dapat baguhin mo yung kalagayan nila para magtatagal yung kanilang kaligayahan. May mga kaibigan ako, ito, taga Ayala Alabang, mga mayaman eh. Nagtawa kanina dahil sinabihan ko, yung bagong Cherry Mobile tablet na binigay ninyo doon sa 100 taga Smoky Mountain, parang si John the Baptist yung mga bata kasi nagtatalon sa kaligayahan. Pero ang pinaliwanag ko rin sa kanila, magtatagal yung ligaya na yan. Una, gagamitin nila yan kasi nag-aaral sila sa PUP online. Bachelor of Science in Office Administration, magkakatrabaho yan. Matagal na kaming may partnership ng PUP. So yung pangmatagalang kaligayahan, ang isipin natin. Hindi yung bibigay ka ng gift,
Tapos picture-picture ka, lalagay mo sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa kung ano-ano pang meron ka, WhatsApp, at saka mga social media platform mo, ang dami-daming magla-like, tapos wala na. Subukan natin na matagal ang ligaya na ating maibigay sa pagdala natin kay Kristo. Because He is also the King of Justice. So let us make our nation a just nation. It is an unjust nation now. We are not doing the will of God. Because very few people are rich and many are hungry. Almost half of the population, especially now. That's not the will of God. And it's our duty to conceive Christ, bring Christ to them, give them joy that will last. And the third, joy that will last is through the right kind of service. Dapat strategic ang service mo para pang matagala. So yan yung service ng mahal na bere. She conceived Christ, brought Christ to Ayn Kirim. That's where Sikaraya and Elizabeth live. 90 miles daw yun eh. Tagal na lalakarin yan eh. Halos isang linggo, pumunta ang mahal na birin. Dinala si Jesus. Tumalon si San Juan Bautista sa tuwa. Tapos pinaglingkuran pa si Elizabeth. Siyempre, matanda na yan, baka makunan yon. Ang mahal na birhen ang naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalaba. Service. Mission, joy, service, that is what the church would like us to remember today as we prepare for the coming of our Savior. Yung lahat ng Misa de Gallo Masses, dedicated sa mahal na birhen yan. Humihingi tayo ng tulong na kagaya mo, kailangang kahit nahihirapan kami, hindi namin masyadong maintindihan, kailangan naming ipaglihi si Kristo sa aming puso. Kailangan naming dalhin siya bilang aming misyon. Kailangan makapagbigay kami ng tuwa kasi good news yan, mabuting balita yan, pang matagalang tuwa. Kailangan namin mahal na birhen na makapaglingkod sa aming mga kapwa para maging karapat-dapat kami na maging masaya rin sa Pasko. Kaya huwag tayong mabulagan sa mga kung ano-anong mga sinasabing mga bagay na material. Naghihintay tayo na may mag-aabot ng kung ano. Kinalat natin yung ating GCash account, baka sakali la, mayroong magta-transfer, send express. That's at the point of Christmas. Huwag tayong mawawala doon. The world, the flesh, and the devil strive to take us away from the real meaning of Christmas. The gospel of today tells us the real meaning of Christmas. Mission, joy, service. May the Blessed Virgin, through her intercession, help us to have the strength to carry out our mission, to give joy to others, and to serve them well. Please stand.